Kailan dapat maghiwalay? Una, sinasaktan ka na. Kasi pag sinimulan ka ng saktan ng kapartner mo, simula pa lang yan at palala ng palala ang pupuntahan yan. Kaya hanggat maaga, kung ikaw sinaktan, dalhin nyo sa pare, dalhin nyo sa psychiatrist para matulungan siya kung pwede pa siya magbago. Pangalawa, binabastos ka sa harap ng iba. Pag ginagawa yan ng partner mo sa iyo o ng kabiyak mo sa iyo, isa na yan sa mga senyales na hindi na maganda inyong relasyon. Kung masasagip mo pa, pumunta kayo sa mga marriage counselors para na sa ganun, kayo'y mapayuhan ng tama. Pangatlo, wala nang pakialam sa iyo. Ibig sabihin, nanlamig na sa iyo. Ngayon, may mga pagkakataon naman na nanlalamig ang mga tao sa bawat isa't isa, pero pwede pa rin naman painitin yan kung hahaluan natin ang tamang pakikitungo sa ating kabiyak o partner. Pang-apat, nangangaliwa na ng harapan. Sa harap-harap mo, may pinapakita siyang gusto siyang iba. Isa rin yan sa mga palatandaan na masama na ang inyong relasyon. Panglima, wala ng respeto sa iyo. So pag wala ng respeto sa iyo, isa rin yan sa mga sinyalis. Kaya kinakailangan hubugin mo ulit ang inyong pagsamahan para na sa ganun magkaroon kayo ng mutual respect. Pang-anim, inaabuso mga anak mo. May mga pagkakataon na ang mga ibang magulang ay nang-aabuso ng anak. Hindi lamang sa pinapalo, kung hindi, minsan nilalapastangan. Pag ganun na pagkakataon, panahon na para nang sa ganun ihabla nyo sila o ilayun nyo na yung mga anak ninyo sa inyong kabiyak. Pang-pito, wala nang respeto sa pamilya mo. Isa rin yung sa mga sinyales na maaari rin maging sanhi ng inyong paghihiwalay. Kaya kinakailangan habang maaga, kung maagapan pa, pumunta kayo sa pare, magdasal kayo, mangumpisal kayo o humanap kayo ng marriage counselor para kayong magabayan sa inyong maayos na pagsasama. Ngunit kung itong pintong sinyalis na to ay talaga namang kitang-kita na o karamihan sa sinyalis na to ay kitang-kita na, panahon na para pag-isipan nyo at ipanalangin nyo kung kayo'y dapat nang humiwalay sa inyong kapartner. Yan naman po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.